Kagaya po yung Malasakit Center, number one po yan. At yung iba pa pong naipasa niyang batas, mga Lods, ayan po, nasa inyong harapan. Yung kinukutsa nyo, minamalit nyo na tuta lang po ni PRRD walang gagawin sa Senado. Siya pa po ang maraming ginawa. Ito po, panoorin nyo po ang eksplenasyon sa mga utak pa lang ka na hindi po alam ang ibig sabihin ng pinaglalaban po ni Senator Robin Padilla. Sana po dun sa nagkukumpara kay Robin Padilla kay Attorney Chel Jocno, eh mahiyahiya po kayo ha. Yo, what's up mga Lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ang pagbabalik po natin sa panunulpalpal ng mga utak palangka. Ang tatalakayin po natin ngayong araw na to mga Lods, ito po ay patungkol sa pagmamaliit po nila kay Idol Robin Padilla. Ayaw po nila o hindi nila matanggap ang pagka number one po ni Idol Robin pagka senator. Kinukumpara po nila ito kay Chel Jocno o Attorney Chel Jocno. Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga Lods. Ano nga po ba ang dahilan kung ba't po nanguna si Robin Padilla mga Lods, no? Pero bago po tayo magsimula mga Lods, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click your notification bell para lagi kayo ma-updates. And follow nyo po sa aking Facebook page, PepsTV 2.0. At eto na nga mga Lods, ano nga po ba ang dahilan kung ba't po nanguna si Robin Padilla sa pagkasenador? Sabi po kasi nila dito mga Lods, whoever voted Robin nakakahiya ka. You are a moronic, illiterate F. Galit na galit po, gustong manakit ng mga kababayan natin na ayaw po kay Robin Padilla maging number one. Sabi po nito na Trixie Byune, ayun po, May 9, 12 million Filipinos voted for Robin Padilla over Chel Jocno. Nakakahiya daw po tayo mga Lods na bumoto kay Robin Padilla. Susupalpalin po natin to, mas nakakahiya po kayo kung si Chel Jocno ang pumasok. Eto mga Lods no, hindi po nila matanggap dahil nga po si Attorney Chel Jocno, eh napakagrabe po yung credentials niya, ayan po. Sobrang marami daw pong karanasan, marami daw po nagawa, compare po kay Robin Padilla. Siya po ay isang abogado at ang edukasyon nito ay hindi mapantayan. Ganun po sila magkumpara mga Lods, oh. Hindi po dun sa kung ano po nagawa sa ating bansa. Dahil nga po dito, hindi po nila matanggap na naging number 1 po si Idol Robin Padilla at number 19 naman po ang kanilang pambato na si Chel Jocno. Ano nga po ba ang dahilan? Lahat po ng credentials na kay Chel Jocno na para maging senador, ba't hindi po siya nanalo? Ang kanyang edukasyon, bar admission, karanasan, mga nagawa at plataforma, kumpara po natin kay Idol Robin Padilla na ang plataforma ni Utol ay decentralized at federalismo. Yan po ang number one natin tatalakayin mga Lods. Pag-ahon ng kahirapan, pagkakaisa ng pagtutulungan, kalaman at kakayahan pumili ng mga nararapat na leader at employment equality. Yan po ang nagpataob sa kanilang lahat mga Lods. Ito po mga Lods ha, para meron kayong idea, ito po yung pinaka-importante para sa akin. Para po sa plataforma po ni Idol Robin Padilla, napaka-importante po nito, ang unang-una ang federalismo mga Lods. Ito po, para po sa hindi nakakaalam ng federalismo, ito po yung mabuting pamamaraan o mabilis na desisyon ng ating mga nasasakupan. Ito po, panoorin nyo po ang eksplenasyon sa mga utak palangka na hindi po alam ang ibig sabihin ng pinaglalaban po ni Senator Robin Padilla. Panoorin po natin. Para lang maunawaan namin, nasaan ang central government doon sa relasyon sa Luzon, Visayas, Mindanao at kung anong paman mga federal states. Apo, yung federal, siyempre Manila pa rin po. Siyempre Manila pa rin. Manila pa rin. Anong klase ang relasyon ito? Anong klase ng relasyon ito pagdating sa budget, pagdating sa defense, pagdating sa edukasyon, pagdating sa mga iba't ibang mga pulisiya para maunawa namin kung ano talaga ang federal form of government? Apo, ang federal po kasi depende yan eh. Halimbawa katulad sa Europe. And mga Lods ha? Makinig po kayo mabuti dito para maunawaan nyo po kung ano po yung pinaglalaban ni Idol Robin Padilla. Meron din federal form. Canada. Opo. Yun, parliamentary po yun. Australia, parliamentary. Ano? Meron pa rin sentro. Meron pa rin nagdidesisyon. Halimbawa, sa foreign policy. Siyempre, ang nagdidesisyon yan, yan, central government yan. Opo. Halimbawa, defense. Central government yan. Pero pag pinag-usapan na natin, halimbawa, kung ano yung maganda doon sa estado na yun, dapat nakakagawa sila ng sarili nilang batas. Lalo na sa negosyo. Sa akin po, no, halimbawa, dito sa Pilipinas, halimbawa lang po ito, yung negosyo sa Visayas, yung negosyo sa Mindanao, sa atin pong presidential form of government, ha, ang nagdidesisyon, Luzon, which is very wrong. Halimbawa, katulad na lang po ng dole, ang laki ng dole sa Mindanao, pero nagbabayad yun ng tax dito sa Manila.
klaseng kalokohan yun? Ginamit mo lahat ang labor, lupa ng tao doon, pero magbabayad ang tax yun dito sa Manila? Yung mga ganong klase. Samantala sa federal. Kanila po yun. Definitely, kanila. Ang kita mapupunta sa kanila. Of course, 80%. Dapat, parang sa Amerika, ito, compare na lang po natin, ano? 80% ng pera nila, kanila yun. Bato lang natin yung 20% sa, para sa central government. Sa central government. Opo, yung bang, ang pulisiya ay gawa doon sa lokal? Opo, kasi dito, kung makikita mo, amoy yung bumagyo. Example lang po ito, bumagyo. Ito, magandang example po ito, mga lods. Kapag mayroong bagyo o nasalanta po ng bagyo, napakaganda po nitong federalist po, mga lods. Nagkaroon ng malaking bagyo, yung huling bagyo, nandun ako sa Southern Leyte. Ang tao naka-standby, nakagano'n na, nakatanghod. Nakatingin ako sa kanila, bakit hindi po natin putulin na yung mga punong sira at gawin po natin mga kahoy yan, lasunin na natin yung kahoy, gawin po natin bahay na ninyo. Bibili po ako ng bubong, lagyan natin ng bubong, ayos na. Ang sagot sa akin ng tao, hindi po, inaantay natin ang national government para kami po iproklamo muna na may state of calamity. Yan po ang nangyari sa Yolanda, mga Lods. Inintay pa po ang desisyon ng Malacanang bago po bigyan ng agapang solusyon ang nangyari po dun sa bagyong Yolanda. Yan po ang nangyari. Kaya kailangan po ng federalismo. Hindi nyo po naiintindihan. Bali yung isang lugar po, magkakaroon na po sila ng rights, magdesisyon. Kung magdedeklara po sila ng state of calamity, hindi na po mag-aantay sa nasyonal. Kumbaga, yung kikitain po ng inyong lugar, sinample lang po dito about sa Amerika, 80% daw po nun ay mapupunta sa inyong lungsod. Ang 20% niyan, mga lords, ay mapupunta sa Luzon. Yan po ang mangyayari. So, magkakaroon po ng pondo ang inyong mga lugar. Para po short explanation lang po tayo, kumbaga magkakaroon po kayo ng kapangyarihan. Hindi naman po ibig sabihin na may kapangyarihan po ang inyong lungsod, kayo-kayo na lang po dyan. Meron pa rin pong susundin na pinakapinuno, yan po ang Malacanang. Yan po ang wala po kay Chel Diokno, mga lords, yung federalismo. Dahil nga po, si Chel Diokno, hindi po siya sang-ayon about po dito sa nilulusong po ni Idol Robin Padilla. Dahil nga po, mga lods, ang federalismo daw po ay hindi daw po kailangan. Sabi po niya dito, mga lods, charter change or federalism is not the answer to the real problem of our people are facing. What we need is better governance, not a new form of government. Yan po ang kanyang sinabi. Dagdag ko lang po dito, mga lods, ha, para sa inyong kaalaman. Ito pong federalismo. Dahil nga po ang lungsod nyo na po ang magdedesisyon at magkakaroon na po kayo ng pondo, mas maiiwasan po natin ang korupsyon dito. Dahil kunyari, mga lods, ito sample ko lang sa inyo. Ang pondo magmumula sa Malacanang, dadalhin ng Mindanao kung sakali po. Marami pa pong dinadaanan na proseso. So marami pa pong makakaltas dyan. Alam nyo na po ibig ko sabihin nun yung mga lagayan. Ha? Kaya po nababawasan po yung para sa tao talaga. Hindi po kagaya nitong meron po talaga kayong mismong pondo sa inyong lungsod, malalaman po ninyo kung meron po talagang kinukuhang pera sa inyong lungsod. Dahil mas madali pong matrack, hindi na po dadaan kung saan-saan at malalaman po natin kung talagang ginamit po sa taong bayan o sa panahon po ng sakuna. Yan po ang hindi ninyo naiisip. Bigyan na po ng kapangyarihan o konting kapangyarihan lang naman po yan, mga lods. Pagdidesisyon lang naman po yan, paggawa ng sarili nilang batas na nakakatulong po sa kanilang mga lungsod. Yan po ang kailangan ng ating bansa at yun po ang ginusto ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na Muslim. Sigurado ako dyan. Yan po ang wala kay Chel Diokno. Kaya po siya ay kulela sa senatorial race, mga lods. At eto, para po sa mga nangungutya at sinasabi nilang walang alam si Idol Robin Padilla, tanungin nyo po muna sarili nyo. Kung ano po ba natulong ninyo sa ating bansa nung panahon po ng Marawi Siege, si Idol Robin Padilla po nag-donate po yan ng 5 milyon para po tumulong. Alam nyo po ba yan? Yung mga kinukutya po ninyo, mga senatorial, na inangat po ng kamay ni PRRD, kagaya po ni Senator Bongo, napakalaki pong naitulong sa ating bansa. Kagaya po yung Malasakit Center, number 1 po yan. At yung iba pa pong naipasa niyang batas, mga lods, ayan po, nasa inyong harapan. Yung kinukutya nyo, minamalit nyo, natuta lang po ni PRRD walang gagawin sa Senado. Siya pa po ang maraming ginawa. Hindi po kagaya nung inyong sinasabi na napakaganda po ng mga credentials, yung track record, sabi nga po ninyo, kinukumpara nyo pa po kay Robin Padilla, mahiyahiya naman po kayo.
Dahil kung sino po yung kinukutsahan ninyo, siya po ang inaangat ng nasa itaas at ngayon nga po naging number 1 po siya. Ulitin ko lang po, yung Malasakit Center ni Senator Bongo ang napakalaking tulong po sa ating bansa. Meron po akong followers dito, humingi po ng tulong, lumapit po siya sa Malasakit Center at yun nga po, natulungan po ang kanyang ama. Shoutout sa'yo, Lodi. Ayan po, para po sa mga nangungutya sa mga sinasabi po nilang walang alam dating po sa Senado, mahiya-hiya naman po kayo dahil kung sino pa po yung tinuturing po ninyong walang alam at walang credential o wala pong magandang track record na ginawa, sila pa po yung merong napatunayan. Kagaya po ng sinasabi ninyong si Senator Bongo, itutala po ni PRRD, ngayon naman po, patunayan ni Robin Padilla na meron po siyang gagawin na maganda sa liderato po ni BBM at saka ni Mayorin Desara Duterte. Hindi po magtitiwala basta-basta si PRRD sa kanyang iniendorso kung hindi niya po ito nakikita ng mabuting gagawin sa ating bansa. Kaya po, sa lahat po ng mga iniendorso ni PRRD, mga lords, ayan po, inangat po si Idol Robin Padilla ng madla dahil siya po ang tunay na may malasakit para po sa ating bayan. Mabuhay po kayo, mga lords, po ngayon. Sana po dun sa nagkukumpara kay Robin Padilla, kay Attorney Chel Jokno, eh, mahiya-hiya po kayo, ha? Pasensya na, pero wag po kayo magbase lagi sa edukasyon, sa track record. Doon po kayo sa may ginawa kahit wala po siya sa kapangyarihan o wala po siya sa posisyon. Hindi po siya inelect nung time na tumutulong po siya sa ating bansa, lalong-lalo na po kapag may bagyo. Nagdo-donate po siya. Lalo na po siguro ngayon, nandyan po siya sa Senado, mas marami pa po siyang matutulungan. Kaya po para sa tunay na pagbabago, mga lods, suportahan po natin si Idol Robin Padilla. Congratulations, number 1 po sa senatorial race. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Peace, Unity Team!